Kaugnay po ng inaprubang 40 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila, makakausap po natin si Labor Rights Advocate Kalyodi De Guzman. Magandang gabi, Kalyodi. Good evening, sir. Magandang gabi sa inyong dalawa, Ed. Amean, magandang gabi. Magandang gabi po. Thank you for joining us tonight. Kalyodi, well, ang hinihingi ng ibang labor groups ay 1,000 mahigit. Ito, binigay 40 pesos. Top of your head po, ano reaction? But narinig ko kanina, tama yung TUCP, talagang napakaliit. At ganun din ang sinabi ng iba't ibang labor group, talagang malayong malayo doon sa kailang sa aming hinihingi na dapat ay 150 pesos kada araw na dagdag. Yan ang pinapanukala ng Senado dahil naintindihan nila yung laki ng itinaas ng presyo ng bilihin. Kaya malayong malayo doon sa hinihingi namin at ang alam ko, marami pa rin hindi makakatanggap ng halagang yan dahil pag lumabas yung implementing guidelines niyan, maraming may exempt doon sa tatanggap ng 40 pesos. Kalyodi, yun nga po, ang isinusulong ho ng Senado ngayon, 150 pesos across the board. Ano? At ang sinasabi nila, kapag hindi nila nagustuhan yung ibibigay na pag-angat sa sahod ng wage board, mas gugustuhin nilang legislated na lang po yung pagtaas ng sweldo. Mas gusto niyo po ba yun? Isa batas na lamang po? Oo, yun ang talaga yung aming inihahabol at sinusuportahan namin, yung panukala ni Senate President Yusubiri na maging pambansa o national wage increase ang gawin. Kasi ang huling wage increase ay noon pang 1989. Napakatagal na. Samantalang ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi naman NCR lang, hindi naman regional, kundi buo. Kung magkano yung VAT dito, ganun din naman sa probinsya. Kung magkano ang presyo ng gasolina dito, ganun din. Yung gamot, kung magkano dito sa Metro Manila, ganun din sa Bicol, ganun din sa Mindanao. Pero napakalayo ng difference ng sahod ng mga probinsya kumpara sa Metro Manila. Kaya dapat talaga ay national wage increase na 150 para naman sa ganun ay matamasa ng mga manggagawa, makahinga-hinga ang mga manggagawa dahil dun sa napakataas na presyo ng bilihin sa kasalukuyan. Kalyodi, ang sinasabi po ninyo ay national wage increase. Pero kasi pwede mong himayin yan eh. Yung ibang usapin kasi, legislated wage increase, whether it's national or whatever. Kung sakali pong legislated ba, kayo po ba may kumpiyansa na ang Kongreso ay makaka-relate doon sa mga pangangailangan ng mga manggagawa? Ang kailangan, tingin ko, yung kabuuan ng Kongreso magkakahirapan kahit yung sa Senado. Kaya ang kinakailangan dyan ay magkaroon ng pagkilos o pressure na gagawin yung mga manggagawa para maobliga yung Senado at Kongreso na i-legislate ang sahod ng mga manggagawa para maging nationwide. Dahil pare-pareho, ulitin ko lang, pare-pareho lang naman ang epekto ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa lahat ng mga manggagawa kay nasa Mindanao ka, kay nasa Metro Manila ka. Kaya yun ang kailangan na dapat nang ibalik at doon namin itutulak ngayon ng mga manggagawa na gawing legislated ang increase ng sahod ng ang mga manggagawa. Kalyodi, ang nakuha naming impormasyon, nakikiusap pa talaga yung iba't ibang mga employers at kumpanya sa Senado na wag naman 150, masyado raw hong mataas yan, hindi kakayanin ng mga negosyante yung magbigay ng ganyang kataas sa ganyang taas na sahod. So paano po ba? How will you meet halfway po? Sa kwentam, napakaliit pa nga yan eh. Kasi sa pag-aaral nga mismo ng mga ekonomista, ay dapat ay 1,100 yung tanggapin na living wage ng mga manggagawa. Yun ang kailangan ng mga manggagawa na tanggapin para maging decente naman ang buhay ng ating mga manggagawa. Napakalayo na ng iniangat ng kabuhayan ng mga negosyante kumpara sa iniangat ng buhay ng ating mga manggagawa hanggang sa ngayon. Kaya para maging fair naman at magkaroon ng just share yung ating mga manggagawa doon sa fruit of production, ay dapat tanggapin ng mga manggagawa yung tamang sahod. Actually, ang hinihingi nga namin, 750 pesos per day. At malayo pa yon doon sa living wage na kailangan ng mga manggagawang matanggap, na yan naman ay nasa ating konstitusyon, na dapat yan ang ibigay sa ating mga manggagawa. Well, Kalyodi, ang madalas natin narinig po doon sa panig ng business sector, yung MSMEs, yung mga medium and small
enterprises. They comprise mga 90+% of the business sector sa Pilipinas. So ang argumento po nila, yung mga malalaki kakayanin daw yan, pero yung mga maliliit mahihirapan, at consequently daw, and I say daw, consequently baka magsara yung mga maliliit at mawalan pa ng trabaho yung mga manggagawa. What do you think po of that argument that they propose? Lagi naman yan ang kailang palusot eh. Pero ang totoo, pagka yung mga maliliit na negosyante, mayroon namang exemption yung mga maliliit na negosyante. At yung mga nagkakaroon ng problema ay nakakapag-file din ng exemption na nalulugi sila. May mga ganong sistema o batas na ngayong umiiral. Kaya tawag palaging gamitin ng mga malaking negosyante yung micro, small and medium enterprises, dahil ulitin ko lang, may exemption sila dun sa may automatic exemption sila bukod pa dun sa mga magpapile ng exemption dahil sa nakalipas na ilang buwan ay nalulugi sila sa kanilang negosyo. Kaya hindi dapat yung gamitin na palusot, dahil sa mahabang panahon dito sa ating bansa ang umiral na sistema ng pasahod ay legislated nationwide palagi. Ngayon lang naman nung magkaroon lang naman ng Herrera Law, nagkaroon ng pagbabago sa wage increases na ginawa nilang regional doon sa formula nila na dapat ay irrational ang wage. Ay, hindi ba nagkaroon ng rationalization ng wage? Opo. Naging irrational. Kalyodi, sorry, short and sweet na lang po dahil lang kulang na sa oras. Anong mangyayari mula ngayon? For sure, may mga marami po tayong mga manggagawang hindi po masaya dito sa 40 pesos na to na wage hike. Ano pa hong pwedeng gawin? Tiyakan, mag-a-appeal yan, at ang karamihan ng mga manggagawa ay magtutulak talaga doon sa national legislated wage increase sa Senado at sa Kongreso. Tiyak yun ang gagawin ng mga manggagawa, dahil sa totoo lang naman, yun ang talagang hinihingi namin, na ibalik ang wage fixing mechanism sa national, gawing legislated. Dahil wala talagang katwiran yung iba't ibang sahod sa iba't ibang probinsya, gayong pare-pareho lang naman ang presyo ng mga bilihin. Minsan, okay, mas mataas pa sa ang presyo sa probinsya. Yes. Maraming salamat po, Labor Rights Advocate Kalyodi De Guzman. Good evening, sir. Mga kapatid, me and Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.